Hi guys, welcome back to Ohio, Ohana. So ayan, solo vlog lang muna tayo ngayon. At gusto ko lang i-share sa inyo kung paano mag-commute dito sa London, Ontario, Canada. Kasi nalala ko talaga, nung first time ko rito, wala naman akong kakilala, wala akong idea, wala rin akong pagtanungan, at wala rin akong pera, wala rin akong SIM card, lahat wala. So, wala rin akong internet, yon. So, yon, naglakad ako, kasi nga, zero knowledge ako. At, usap, ano pa eh, pandemic pa kasi noon, kaya bihira yung tao sa labas, meron man, kaso parang busy rin sila. Kaya naglakad na lang ako papunta dun sa may bahay na nakasabay ko sa eroplano at almost 2 hours yung nilakad ko noon. Kasi dun lang sa pinagstayang kong hotel may internet, so nung ginugol map ko siya at lumabas na ako, wala na akong data. So yun, i-share ko sa inyo para naman magkaroon kayo ng idea at hindi kayo magaya sa akin. Yun lang. Hi guys. So, welcome sa Canada. Ito yung first time ko lumabas na para mag-devote kasi hinintay ko muna yung result ng swab ko. And thank you Lord kasi negative naman. Gaya ng namig dito. Yung temp parang sa negative din. Anyway, hindi ako nakakain ng mga nakarang araw ng maayos kasi nga wala akong food, hindi ako pwede lumabas. So ngayon, hahanap muna ako ng makakainan. And maglalakad lang ako kasi hindi ako familiar pa. Saka na ako magbabas pagka ano. Walking distance lang naman siya. Base sa kakayahan ko, tingnan ko kung talaga kaya ko. So yon. Naka video chat ko naman na sila Daddy at Athena. And ayun, nagpatulog na sila at ako ay rorampa na. So guided naman ako ni Google Map. So let's go. Balik vlog po ulit kaming tatlo. At yun nga, gusto nang namin i-share sa inyo yung pagko-commute dito sa London, Ontario. So, napanood yun naman po yung aking experience. Honestly, matagal ang paghihintay ng bus dito. At $3 po yung per ride. Pwede ka naman humingi ng transfer ticket para magamit mo siya sa next bus, pero within 1 hour and 45 minutes lamang siya. So, pagka natapos na yung ticket na yun, bibili ka ulit ng bago. Yun. Pero ito ang style. Either bibili ka na ng bus ticket sa mga Shopper drugstore yata yun, sa Walmart, yung parang may lotohan. Mm-hmm. O, doon pinakamura eh, sa Shoppers. Mm-hmm. Yung 5 na ganun, na ticket, bus ticket worth $11. Pero kung hindi ka gagamit ng bus ticket, meron kang gagastusin na $3 dapat na coins kasi walang suklian na po iyon.
Tapos, per bus ticket or per $3 coins, hihingi ka ng transfer bus ticket para kapag lumipat ka sa next bus, libre, hindi naman libre, pero parang yun na yung kasama mo na yung commute mo na yon. Ngayon, yung ticket na yun is 1 hour and 45 minutes. So, kung may lakad ka at medyo nagtitipid ka, dapat within 1 hour and 30 minutes, makatapos ka na at nakapag-abang ka na. Kasi sa paghihintay ng bus, medyo matagal din po. So, depende, tiyempuhan. And bago po muna kayo mag-commute, i-download nyo na yung Google Map. Sa tulong ni Google Map, pakikita nyo rin yung oras ng dating ng bus para hindi naman po kayo maghintay ng masyado. Kasi minsan late. Minsan updated late, yan. Minsan updated yan. Minsan advance, minsan late. So, paaga na lang kayo ng dating sa mga bus stop, like at least 5 to 10 minutes para naman hindi kayo malagpasan if ever na maaga dating. At hindi rin naman sobrang tagal yung paghihintay nyo kung medyo delay. At mahirap mag-commute dito, lalo na kapag winter. Yes. Kasi hindi lahat ng bus stop may waiting shed. Parang nasabi ko na yun dati, pero ini-explain ko na ulit. Hindi lahat ng bus may waiting shed. So, may chances na 30 minutes mag-iintay ko. Kung negative yung temperature, mag-iintay kayo sa open space na walang shed. Mga 30 minutes, gano'n. Kaya dito sa Canada, yes, hindi naman lahat may traffic. Though may traffic pa rin namang nagaganap. Depende sa area. At minsan, nag-i-standing din naman sa bus. Matagal din yung paghihintay. So, mapapansin nyo, magiging essential yung sasakyan dito. Kaya siguro kung kaya pang maghigpit ng konting budget, ay magpaluwag ng konting budget, para kung pupunta, plan nyo dito pumunta, isama nyo na sa budget yung sasakyan. Sa akin, encourage ko din yung mga kapwang Pilipino na bagong dating dito na kung kaya naman bumili, bumili. Kasi nga, lalo na yun sa may mga kids. Mahirap yung bus system. I mean, yung commute dito kasi nakakaubos ng oras. Kung halimbawa sa pag-drive lang is 7 minutes mo lang siya talaga dapat biyahihin. Pero pagka kinumute mo yun, sa dumi mga 30 minutes to 1 hour. Meron nga dati, may share ko lang, yung sa vaccine, parang makakuha ng vaccine certificate, dati yun eh. So, sa mga tuwid, naiwan ako ng bus. Okay? So, ang waiting time sa next bus, 30 minutes. Tapos, sa Google Map, pinindot ko yung walk. Yung walk, 30 minutes din. So, naisip ko, kasi maghintay ako ng 30 minutes, eh dilakarin ko na. After 30 minutes, nasa bahay na ako. So, yun. Pero syempre, depende sa weather. Noong time na yun, hindi na nag... parang pasummer na ba? Spring siguro. So, medyo kaya rin na maglakad-lakad. Kahit, ano. Mahirap kasi pagka-winter, syempre, malamig. Iwas tayo sa frostbite sana. So, matagal yung exposure mo sa lamig. So, kaya ina-encourage talaga namin kung kayang bumili, bumili. Kasi hindi naman siya parang luxury na... Essential siya. Essential siya. Saka, dito, madalas lakad talaga. Hindi kagaya sa Pilipinas na may tricycle or pedicab. Kapag baba mo lang ng bahay o paglabas mo ng subdivision o kaya papalakpak ka lang, may tricycle or pedicab na darating. Dito, hindi. Kahit anong palakpak gawin mo. Tuduguin na lang yung kamay mo, kakapalakpak. Wala pa darating sa'yo. Mampalakpak ka ba? Pagtarang ng tricycle? Hindi, sa'yo. Bakit? Siyempre, sa Pilipinas, di ba, usually papalakpak lang. Papalakpak ka ba? Oo, ko. Sa ibang lugar daw yun. Anyway, so yun nga. Ibang-iba talaga dito. Kung nahihirapan na kayo sa pag-commute sa Pilipinas, tingnan niyo haggard na kami. Mas ano kayo dito. Mas mag-struggle din kayo. Mauna namin yung video, medyo fresh pa. Ngayon, medyo haggard na. Haggard na. After 9 months, ito na. Oh, 9 months na pala. Wow! After 9 months na nasa Canada, ito na itsura. Ayan. And still ikaw 11 months, kicking. Ako 10 to 11 months na. Ayan. Still alive and kicking. Ayan. So, yun lang. Tsagalan at talaga. At isi-share din namin sa inyo yung sa next vlog yung pagbili namin sa sasakyan at kung paano. Kasi dito sa Canada, hindi rin basta-basta ang pagbili sa sasakyan. Oo, ang insurance monthly. Kung sa Pinas, ang annual insurance ng sasakyan na lalaro 7, 5, 15, 20,000 annual, dito hindi.
Monthly yun. Monthly yun. Nga, kulang pa rin. Oh. Kulang pa yun. Oh. So, sa mga bagong sasakyan, magre-range ng 250. Pero, sa next vlog na sige, lang sige. O, kasi mahabang usapin. Oh, mahabang usapin yun. At pati yung proseso ng pag-register ng sasakyan, isi-ready namin para magkaroon kayo ng idea. At, panoorin po muna nyo yung pagkuha ng driver's license. Oh, yes. Oh, importante yun. Kasi requirement talaga. So, yun lang po, guys. And, please, like, bye. Subscribe, like, and share, guys. Peace out.